Ecclesiastes 8. Tuloy po natin kayo ng mga. Ready, go. Who is the wise man? And who knoweth the interpretation of a thing? A man's wisdom maketh his face to shine, and the boldness of his face shall be changed. I counsel thee to keep the king's commandment, and that in regard of the oath of God. Be not hasty to go out of his sight, stand not in an evil thing, for he doeth whatsoever pleaseth him. Wherever the king is, there is power. And who may say unto him, what doest thou? Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing. And a wise man's heart discerneth both time and judgment. Okay, alam mo na, basahin ko ulit yan. Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing. And the wise man's heart discerneth both time and judgment. Pray, Lord, na salamat sa inyong mga salita again. Sa akin ng umaga, Panginoon, na may service at teaching, Panginoon, yes. Fellowship, Panginoon, I pray na patuloy ang gandang mga gandang gawain, Panginoon, especially kung namin ginagabayan nyo. Kaya po ipatuloy na dilingkod at lumalago ang bawat isa. Ng mga Panginoon, kapatid ako sa ganito, Lord, tulungan nyo po ang bawat isa, Panginoon, especially pang nausubok din or nangihina, kailangan kain, kailangan alalayan. Bawat isa, Panginoon, ay lalagin ni Lord sa kainahan namin. Patuloy kami, Lord, sa dapat namin lakad sa inyo, Panginoon. Especially sa mga ganitong topic, Panginoon, ay matutunan namin, ma-apply. At salamat po ng technology, pwede mo reviewin. Especially, Panginoon, yung aming lakad sa inyo, yung aming nabawin, Panginoon, dahil tulad ng inaalala namin niya minsan, hindi talaga yung maluloko, Lord, at nakapaligid sa amin. So, gamitin niyo pa yung mga salita, Lord, sa mga ganitong service, pag-aaral, para kayo pinag mabaya. Salamat po sa mga successes na, mga taon. Ito rin bawat isa. Mark of pray. Jesus name we pray. Amen. Okay, mga po na po. Tapos po sa lahat. Okay, so part na lang po ito ng kanilang maga. No? Senses exercise. Another title is, may taste ka ba? Then subtitle is levels of discernment. Again, yan po yung sabihin ay may iba-iba yan. Kanilang maga po, naka-isa lang tayo. Kasi nag-introduce naman tayo, production ng mga haba, no? So again, pag-usapan natin po yung discernment, yung sabihin, paano nalaman na, especially na di-differentiate kung ano yung masama sa hindi masyadong masama, ito sobrang sama, kaya ano, mabuti, medyo mabuti, ano yung pagkakaiba nito dito, okay? So pero kaninang umaga nga, natapos na tayo sa physical, makita natin, fixed po, no? Tsaka malinaw ang definition ng Bible sa discernment, discern, okay? So lang, maintindihan nyo, especially ma-distinguish nyo yung isa from the other, okay? Bilis lang yung, example nga, yung kay Iso, or kay Isaac, na hindi na-discern ni Isaac, na niloloko na pala siya, dahil lang nagsuot ng mascot, di ba? Ang costume. And then, next, ayan, si Jacob pa rin, tsaka si Laban, and then si Tamar, and Judah, and then yung prophet, yun. Mahabod. Nalala niyo alas 3? Sige. Next week, lahat mas maaga tayo. So, pero this, after next week, ganito mag 1:30 ang start natin. Sa hapon. And then, yun, tama-tama. Sa panahon din ni Ezra, pinakita lang natin na ibig sabihin ng discern. Sabihin, hindi ma-distinguish. So, yung kaya sa example sa Ezra, yung ingay naman,
di lang basta sa taste, di lang sa itsura. Minsan kahit sa another sense natin kasi is hearing, di ba? So ganun din. May mga narinig kang ang sabi daw. Ano kaya yun? Boses ba ng ano yun? Ng kambing o ng ano? Tupa. Sino nakakaalam ng pagkakaiba ng tupa sa kambing? Medyo magkakaroon yun eh, di ba? Pero sabi nila, ba? Ano yun? Sheep. Pag may, kambing. Yung pag pinahin kami, parang pareho eh. Parang mas mababa tayo, ano, sheep. Okay. So medyo magkakaroon yun eh, magkakaroon ka tayo. So ano pa yung mga... Bakit kailangan natin ma-distinguish? Katulad nga yan, o yung inaral nyo, anong pagkakaiba nung trumpets? Ano yung trumpets? Ano yung bakit dalawa yung trumpet? Ayan, iba yung alarm, iba yung... Ha? Isa, iba yung assembly, iba yung alarm. Pag may kalaban, di ba? Pero pag tatawagin lang, wala pang ano nun eh, wala pang Bible nun. Ngayon, pwede sana ng ganun eh. Nasa MS Teams na nga eh. Sa amin, ganun lang. Oh, meeting tayo. Kahit nasaan ka. Meeting lang. Ay! Sabi ni boss, meeting daw tayo. Dati, wala eh. So, ang gagawin lang nila, may signal lang, assembly. Minsan, leaders lang, di ba? Yung mga heads lang. Tapos, pag iba yung pito mo, iba yung ihip mo, lahatan yun. Okay? So yun nga, yung pinapunta din yung alarm pag may kalaban. So yan. So dapat nati-discern din, ha? Naririnig nyo kasi senses din yan, ano eh. And then, last time din yung kay, ano naman, kanin ng umaga, kay Job, kay Eliphaz to, no? So medyo patawa to, pero gusto na sabihin dito, yung siya nag-discern nga, minsan yung nakikita mo, depende, ako po, medyo malinaw pa ng mata ko, pero medyo lumalabo na rin kasi nga sa JJX. Pag yung Bible na ginagamit ko doon, hirap pa rin basahin, kaya maganda talaga yung ganito na eh. And, may budget tayo, ito, nadali natin to. Hindi ni Daddy, masyadong malaki. Okay na yung malaki, kasi yung maliit. And, kasi ito, dadali siguro, ayaw ko. Okay, so, dapat, nalalaman natin yung, by the way, yung mga sa military nga daw, lalo nung unang panahon, may telescope lang nila yun. Uy, mayroon dumarating, ano ba, ibon ba yun? O, hindi, inaalam nila kung anong fighter yun. Para alam nila kung paano nila ika-counter. Ganun din tayo dapat, no? Explain ko na habang ano, i-relate ko na agad. So, ganun tayo, pag alam natin kung sinong kalaban natin. Okay? Na dito, salamat yung pumunta, kung white naman. Aso, baptist daw siya kasi pastor na. So, alam mo agad natin may isang things lang. Pero, you know, like, okay naman, di ba? So, yung sabihin, dapat alam mo yung dinidil mo. Right? Kahit online man yan or what. Kaya dito naman yan, mga naging classmate nyo, dapat alam nyo kung anong influence ng... Kaya gabi kasi, ina-review ko yung mga ano ko. Mga post ko, mayroon lang inahanap. Kaya nakita ulit yung pinapost ko doon. Doon sa pala, last year lang nga tayo, o last year, 2021, yung post ko sa mga bakla. Ang tayo dito. Dami pala nag-react noon, hindi ko natinignan eh. Kasi mag-busy ka, ang dami mga bakla talaga. Tapos eh, mag-usapan pala natin yun kasi nga, lagi nila sinasabi, hindi na ako sumagot kasi nga, walang kwenta eh, sagutin mo ba yung ano. Wala na, hindi na may kinig yan eh. So lagi sila sinasabi, kaya sasagutin ko siya para sa inyo. Sabi nila doon, yung Sodom and Gomorrah, hindi raw ang kasalanan doon, hindi raw ba din yun. Yung lagi yung nasabihin nila, kasi sakto sa kanila yun eh. Nasabi nila, hindi nila mo ba din yun eh, kaya sila pinatay ng Diyos dahil hindi nila pinatuloy yung ano. Inhospitality. Inhospitality daw na, basa mo ba yun? Hindi lagi, di ba? Lagi yun. So kaya na, i-discern nyo ulit. So, either tama sila o tama tayo. Pero ba't nalang inuulit yun? Tsaka yung napagito kanina umaga. Ba't uy, bating ko rin siguro, no? Lagi nilang ginagawa yun. Napansin niya? Sakaling, parang, kahit ang maganda pala, basahin na rin natin dito. Ano sabi dyan? May basa niyo. Ready, go.
Whoso keepeth the commandments shall feel no evil thing, and a wise man's heart discerneth both time and judgment. Okay, medyo kalat kalat ako, pero okay lang. So, naalala ko lang sa mga bading kasi, parang ganyan sabi nila, uy, bading gawin mo. Bakit natin mga bading? Tapos hindi, pero parang ganyan sabi nila eh. Kung ikaw daw ay sinusunod mo yung commandment, yung sumusunod ka sa Diyos, hindi mo mararamdaman yung evil thing. Isa yung sa mga meaning yan, ha? I believe yung isa sa meaning. Ibig sabihin, ha? Hindi ka makaka-relate sa kanila, ibig sabihin. Ano yung sabihin mo ba? Wala, wala sa akin yun eh. Kasi sila parang inaano ka nila kung sakali, baka sakali. Na ikaw ay... Obviously, kung normal ka, hindi mo maaan. Pero yung iba nga kasi, ganun. Unti-unti, unti-unti. Tapos pag wala kang kalaban-laban, wala kang discernment, sinasuggest mo, makabading ako. Siguro nga, makabading ako. Lalo pag diligtas yan. So iba, minsan nagsisimula lang sa ganun. Kaya, nakapansin ko rin yung madalas silang ginabot up yun. Obviously, labanan po yan. Kasi sabi natin, kaya tayo ay mag-ingat. Amen? Amen. At yun, pag wala akong discernment, hindi ka wise. So, ano yung gusto ko sabihin kanina? Ayan, so dapat yung nakikita mo, malayo pa lang, yun nga, ipinapractice natin yung discernment natin, both sa kanina umaga, physical. So, mas mabilis kang mag-discern ng kalaban to, nako, natin dito, either kung di mo talaga kaya, magtago ka na, kuha ka ng backup, kaya mo, di ba natin mo, di ba? And then, sa Jonah, dito tayo natapos last time. So, dito naman, ang Diyos mismo nagsabi kay Jonah na hindi niya dapat despise yung mga taga-Niniva. Buti nga, sumunod sa banda muli kasi nga, nasaktan na siya, kaya sumunod. Pero kaya ang dahilan pala doon, may mga tao talaga mahina eh. So, yun ang judgment ng Diyos sa Niniva. Siguro talagang lumaki yung karnal, diba? Kahit sa atin, pag lumaki yung karnal, siguro, ano, nataka tayo sa ibang yung nakausap mga kahapon, medyo may mga narinig nyo ba yung mga pinag-uusapan namin? Hindi yata, no? Sama ko si yung Steve at saka Peter, medyo nagkakwento yung nasya lang kahapon. Mga kalokohan daw nung high school sila. Yung hindi ko na-share sa inyo, pero talagang sila ulo. Oh, nangyayari siguro sa inyo yun, no? Alam bang? Kasi private yun, eh. Binabanggit sa amin, ang pinakamatindi ko ng alam, yun na nagiinuman eh. Kaya takot na takot pa yun. Sa amin, sa macho, medyo ano dati dun, strict. Kaya na-kick out yung isa dun. Yung sa kanila, matindi pa yung ginagawa kahit sa classroom daw. Ay, hindi. So, kaya nga, paano yung pag ganun yung kapitbahay mo, gusto mo siya lang, diba? Intindihin mo yung background niya. Kasi baka na walang spiritual discernment yan, talagang hindi niya alam. Kala niya yung jowa-jowa kahit mag-ilo. 12 years old pa lang eh, 13, okay lang. Diba? So, kung hindi nila kaya yun, hindi na itindihan, pwede natin tulungan. Okay, so dito tayo sa mental second category, second level. Hindi lang po sa itsura, hindi lang sa forma, hindi lang sa physical. Tayo dapat discerning. Okay, sabi, pag nakita ko to, punta tayo sa bakla na naman. Ayan ang ano ngayon. Diba may mga bakla na talaga halata mo kasi nagpapalda. E paano yung hindi? Or, yung iba naman, ang tawag nila ngayon ha, kaya naasal ko sa kumpanya namin. Talagang may mga programa sila dyan, magjuju na naman. Ang tawag nila, alay daw, alay. Kahit hindi ka bading, pero ano ka, alay. Ibig sabihin, kakampi. Kaya sa atin ang tawag dyan, paghag. Alam nyo? Kasi kung pagod yung bading, ang tawag sa paghag, ibig sabihin, kinakampihan mo. Enabler ka, ang gano'n. So, masama din yun. Amen? Amen. Lagi na sabi sa inyo eh. So, masama yun. Tapos, ang tamang response natin yan, kaya pastor, lagi mo inaasar eh. Kulang pa nga yun eh. Imagine mo ko na yan. Sige yun, ganda-ganda ni Ryzen. Babae yan. Tapos isang araw, naalala ko yung classmate ko nga, ganun. Nakita ko na yun, high school pa lang kami, medyo tibo. O ngayon, nung huli kami nag-ano, dapat nga, hindi na akong matin, sabi nga sa inyo. Nakita ko yun, parang ano na, Jake Cyrus na. Imagine si ano, makutuwa ka, but, anong gagawin mo doon sa nag-influence sa kanya, yun ang tanong. Hindi ka matutuwa.
Kung matino ka. Kung kaya sino mo lalaki dito? Si Kenneth, no? Pogi nito, paglaki nito. Eh, nabangkada pala doon sa Lagundi. Di ba yung umaten dito? Makita mo yung pogi niya, tapos nagpapalda na. Nagagalit ka na, di ba? Kaya, yung sabi ko sa inyo, dito na tayo sa mental ngayon. Ginagawa daw physically niya mga abading, ganun niya, either ginugroom yan eh, minamulay siya daw, yung pagyan niya, tapos yung ibang natawa ako sa kwento nito. Yung natutuwa ako kasi nga, nakukuha niya eh. Amen? So, masarap ako yan. So, yung iba, in-influence siya mag-iba din yung iba, na ano, alam mo na, touch-touch, yan yan. Mayroon i-describe eh kasi, ha? Pero pwede rin sa utak, okay? Pwede kanyang unti-untiin. Katulad nga, nang isa-suggest nila ngayon, may mga kanya-kanya studies din sila. Alam mo ba na, ano, na hindi sinasadya yung pinanganak na silang bakla. Yan ang mga ano ngayon. Eh kung maniwala ka dun, di ba? Obviously, against sa Bible yun, tsaka sa logic. Anong nilagay nila sa birth certificate nila? Kaya ngayon sa US, parang ganun gustong ipasang batas. Pag ikaw daw ay pinanganak, kahit lalaki ka o babae ka, huwag muna daw lagyan yung gender. Kalakuha na yun. Dami nilang sisirahin ano dun. Ikaw mamimili. Bayaan mo na siya lumaki. Pag malaki na siya, mamili siya. So, ikaw mamimili, no? Ang Diyos ang gumawa nun eh. Ang laking kalokohan yan. So, punta tayo ngayon sa mental. Tingnan mo natin dito sa mga passages natin, kung pa natin sa panahon natin ngayon. So, meron sa 1 Kings, ang discernment, hindi lang physical, but mental. Sabi dito sa 1 Kings, sino nang bida sa 1 Kings? Yan, nag-umpisa kay Solomon, di ba? So, ang sabi niya, umuna, no? And God said unto him, because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life. Okay, ito kasi ang tanong kasi ng Diyos kay Solomon. So, hindi madaling gagawin niya, sasaloy niya yung kingdom. Di ba na siya sanay, bata pa siya. So, sabi ng makina sa kanya, humingi ka, anong gusto mo? Magaling si Solomon. Sabi niya, wisdom, kasi hindi ko kaya ito eh. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, tama yan, no? Hindi mo hiningi yung long life, riches, or yung mamatay yung kalaban mo. Ito yung usually yung hihingin mo eh, di ba? Pera, kung may pera ka, marami kang mapapaikutin. Diba? Maraming kang magawa. Pag long life, of course, enjoy. Hari ka na, mahaba buhay mo. Marami pong hari dito sa Bible, di ba? Alam niyo yun? Mga 7 weeks lang, 7 days, pinatay na. Ganyan yun, pag matindi yan. Kaya kayo, huwag din kayong isang kahit sa word, gano'n eh. Huwag din ang tawag ito, pag pinaghangaran mo, hindi mo paalala kung anong meron doon, hindi mo naman pala kaya. Alam mo, hindi madali doon. Anyway, pero hindi niya hiningi yung long life, yung riches, at yung kamatayan. Ngayon, yung gano'n din tayo pag yung mga kalaban natin. Parang siguro payapa, naisip-isip natin ang payapa siguro ng buhay natin kung lahat ng kalaban natin patay eh. Di ba? Shortcut. Ayaw mo nang lumaban, patayin na ng Diyos lahat. So maganda rin yung pagkakalaban ng Diyos ha. Mga reprobate. Pero yung personal na ano mo, huwag mong hihingi mamatay agad. Mali po yun. Amen? Baka nga ikaw yung mali eh. Baka nga hindi kayo magkasundo, ikaw may problema. Ngayon yung gagawin yun. Ngayon yung mga reprobate, pwede yun. Di ba? So ano pa? But hast asked thyself understanding to discern judgment. So sa ibang ano dito, wisdom, yung wisdom. Kaya pansinin natin, isa sa mga terms sa wisdom is understanding to discern judgment. Ibig sabihin, may mga judgment kasi na parang nasa kalagitnaan eh. Ano ba talaga? Tama ba ito? May tama, medyo mali. Parang ngayon yung pinagkakaano yung batas na naman, di ba? Salamat yung sogi, ayaw mo, mapapasa na naman yan, sana hindi. So, pero inaaral po nila yan. Pinapatan nyo sa US, kung nangyari sa US, hindi malabo mangyari dito yan.
So, pero, depende nga sa tao. Ngayon, isa mga pinapasa kayo yung CDC nga, yung sinel ko. Kahapon. So, gusto nila kayo magkaroon dito ng CDC para mabilis daw kung sakali, parang alam na nila eh, no, magkakaroon ng pandemic ulit. Dapat ready na tayo. So, ginagawa na sa batas na yun, may magandang provision, pero parang tataka, ba't pati yung pinapakailangan nila? Kesyo daw pulis na yung uhuli sa'yo pag hindi ka nagpabakunan, mga ganon. Tama ba yun? Ikaw kayo mo, paano? At nilagay mismo doon kasi nga may religious freedom tayo. So, madaming gamit po yan. So, pag sinabi mo, ayaw ng church namin dyan, ayoko dyan for religious reason, hindi ka nila pwedeng pilitin, okay? Pero doon, naglagay sila ng provision doon, kahit religious freedom yan, wala yan. So, nakikita natin dito ngayon, perfect example na naman yung bakuna. Kasi nga, kahit yung mga pastor, di ba last time, munto kanina rin umaga. Ganun, alam nila, mali ito, pero parang, hindi ko alam. So, anong gusto niyo laban? Parang yung iba, depende kasi kung ikaw eh. Kahit sa military po, yung iba, gusto nilang laban, sumpo ka na lang eh. Huwag ayaw mag-isip. Kasi minsan, hirap po mag-iisip. Yung iba naman, malakas yung utak, kaso mahina yung katawan. Kaya ang gusto nila, parang ganun, yung baga sa laro, chess. Yung iba, wala pong ano dyan, walang tsaga dyan, chess, upo ako dyan, sumpo ka na lang tayo. Ganun yan eh. Diba? Mas gusto nila yung eh. Ang hirap minsan mag-isip, pero kailangan. Amen? Ganun tayo. Minsan, kailangan physical. Hindi tayo violent, ha? Matulad yung soul winning. Yan yung expect ko kasi naman yun. Kailangan natin puntahin yan ngayon. Puntahan yung mga tao yan. Bawat tao, puntahan natin. Tsaga naman natin. Yun talaga, wala. May ibang way ba? Pwede bang magpakalat na lang tayo ng ganyan? Iligtas ba yun sa tracks? Bihirang-bira, halos hindi. Talagang halos wala. Diba? O kaya internet, mag ano ka ng video, i-share mo sa kaibigan mo. Mayroong ano, may mga konting value yan, pero to the point na maliligtas yan. Diba? E iba kayo, ibablock yan kasi nahanda na rin ng kalaban yung mga pamblock niya sa ating mga ano eh. Pag nakita mong bahay mo, tanongin mo agad, totoo ba yan? Ganun na ganyan mga yan eh. Nagkaroon na idea yung mga tao ng ganun, tapos hindi mo pupuntahan, paano yun? So, importante yung physical, pero importante rin yung mental. Kasi pag hindi mo na-convince yung mga tao, di ba? For example, ganyan na, nag-preach ka, ito nag-preach ka, nag-turo ka, nag-soul reading ka. Eh, may tanong pala, nakahanda na. Parang tanong sa akin kahapon, kasi yung una na siya namin, yung asawa niya, ayaw nanay ng asawa niya. Hindi okay na okay na, tapos na eh. Kung tatanggap na, biglang nag-isip na yun, eh. Parang itatakwil namin yung Katoliko dyan. Ano talaga? Kasi mali eh. Pasi sabi niya, ibig sabihin mo, mali kami. Hindi tinanong ko siya, siyempre tinanong ko, sa kalagay mo, matama kayo. So ngayon, pag alam ng mga tao kasi na mali sila, iikot yan. Ang tawag sa niya, pwedeng red herring, ibig sabihin, beating around the bush. Ibig sabihin, alam niya na mali sila, ay hindi ko tinatanggap na mali ako. Ayokong tanggapin na mali ako, and therefore, sidestep, ibang topic, tapos dito pa attacking. So, parang kung sinasabi mo na mali kami, at yung ibang religion din. Eh, tapos na nga yung presentation, kaya sabi, kayo po magsabi, tama po ba sila? Di syempre, wala na naman. Kasi kumbinsido na sila na mali. Tapos, iba na naman. O, paano kung ganito? Yan. Gusto ko sana yung tanong, kaso hindi natapos eh. Bandang huli, may hindi nag- respond ng positive sa puso niya at sa nanay niya. Siguro malamang gano'n na yun na napako sa anong nila, religion. Ngayon, buti yung lalaki, mas open. Ang problema, sobrang open pala ng lalaki kung sino-sino na pala yung nakausap. May kaya nga pinag-pray ko na sabi niya, gusto niya pumunta kasi gusto niya, solid. Okay, aral. Pray lang natin, si Kuya Joseph. So yan. Sino dito lang gusto mong physical o mental? Ikaw, ano pang laro mo? Ito, mukhang ano to eh. Ano ka? Ano gusto mong laro? Labanan? Physical o mental? Mental eh, di ba? Kaya mo ba? Yun, tipain ka. Yan lang yan. So walang, ano, pero actually maganda ka lagi kasama din ang physical. Kasi
kahit sa research daw, maganda pag physically fit ka, apektado rin yung mental mo. Mas parang may exercise din yung mental mo, lalo ko lumalakas, tumitibay. Okay? So, tuloy natin dito. Kaya sabi dito, maganda daw yung ginawa ni Solomon at pagdedesisyon niya. Kasi nga, pag ikaw hari, kahit pa pwede kang kumumpas ng ganyan, ay yung kalaban mo pala, may ibang binabalak din, pwede kang itumba sa ibang paraan, di ba? So, pag minahanin niyo po yung mga politiko, ganyan po yun, politika. Kahit malakas ka, pwede kang itumba pag may nakita sa iyong butas, yun yung ganyan. Tuloy natin sa Job 6:30. Ito yung binabit niya yung term natin, no? Yung taste. Sabi dito, ha? Nakakasunod kayo. Job. Kayo naman po, ready? Go. Is there iniquity in my tongue? Cannot my taste discern perverse things? Okay, so alam niyo po ang buong book ng Job, puro ano yan, talinaga, puro batuhan niya na salita, tama? So nabagit niya dito yung word na discern, ano yung sabihin ng taste? Cannot my taste discern perverse things? So balik natin yung kanilang discussion sa introduction ng kanilang umaga. Pag sinabing taste, hindi lahat po ng pagkain kailangan mong kainin. Okay, pag nakita mo nang medyo distasteful, yung tawag dyan eh. Ako, pag yung kausap ko, nakita kong walang pangunawa or sobrang, tawag dito, fanatiko doon sa kanyang paniniwalaan. Okay, kahit anong explain mo, meron ng preconceived idea na hindi mo na mababali. So, pero may style nga dyan, parang yun, nireview ko kagabi, yung may nakausap ko pala ako na kaibigan mo to, mabait naman. Kaso, about sa Israel. So, paulit-ulit yung sinasabi, yung Israel eh, sila nga yung arat, hindi na mababala sa mababali yun. Basta sila yung chosen people. Chapter and verse. Yun ang tanong mo sa kanya. Kasi pag pinakita niya sa akin, chapter and verse, alam nyo, hanapin mo lang yung buong context ng, makikita mo na yung ano doon, condition. Sabihin kasi ng Diyos, kayo ang aking chosen na hindi ko may iwanan. Baba ka lang ng konti, mayroong condition doon. Kaya hindi siya magbigay eh. Okay? So ngayon, ganyan, alam ko tayo, ayaw nating mag, naiintindihan ko iba sa inyo, ayaw makipag-discussion minsan, kasi nga, alam na natin, nahihirap. Pag ang experience mo dyan, nakailang oras ka na dyan, hindi mo nagugustuhin niya, sa totoo lang, kailangan mo pastor ka pa. Eh kaso nga, kailangan din, minsan yung iba dyan, ibig sabihin mo ba, pag talagang nataniman sila ng mali, pabayaan mo na. Kung nagmamahal ka sa kanila, kailangan tsatsagayin mo yan, kahit ilang oras yan. Kasi hindi mo alam, baka biktima lang din siya, baka na may pag-asa pa. Amen? Kaya sabi dyan, tinatanong ni Job dito ngayon, Job to, di ba? Kasi yan, dumidepensa siya eh. Parang, hindi mo, parang sinasabi mo, hindi ko sabihin yung cannot taste, discern perverse things. Sa palagay mo, hindi ko naintindihan yung mga mali. Yan. Is there iniquity in my tongue? Tinatanong niya, anong mali ko? Yan. So, point kayo natin dito, pagdating sa mental discernment, napaganda yung practice natin. So, pag may mali, na either, ang tawag dito, fundamental belief, o yung umpisa ng kanyang sinasabi, mali na agad, huwag ka magpuposid. Andahan niya kasi mali na yung, tawag dito, puno. Pag mali yung puno, tapos basihan niya yon, okay, katulad nga nung binigyan ko kanina, eh basta Israel, forever silang Israel, people of God. Tinanong ko yung chapter and verse, walang mabigay. Eh basta ganun. Pag nag-argumento ka dun, from that argument, or that supposition, or presumption, wala kang patutunguhang maganda. Kasi nga mali na yung bunga, okay? Kaya again, parang kanina ang pinag-usapan natin sa pagtikim, diba, ng pagkain, kung may choice ka rin lang, natikman mo, kung may bulok to, may amag to, or mga kasama sa akin to, huwag ka na tumuloy. May kaysa naman ilang araw kang may sakit. Nakakain ka nga ngayon, hindi maganap ka ng ibang pagkain, pagutom ka ng saglit. Amen? Amen. Yan po ang ano na, sa mental naman. Tandaan niyo po yan. Hindi, yung iba naman ang nangyari ganito. Parang asaya-saya ng makipag-diskusyon. Iba naman pa ang debate ganun. Feeling nila, ang galing ko talaga kasi nag-debate kami ng isang oras. Anong ganun sinasabi sa akin kahapon? Ako po, hindi ako sabi ko, ako dyan nag-enjoy dyan.
totoo lang, kabaw para sa akin to. Ayokong, ano, kung gusto mo ipag-usap dahil may na-accomplish ako, pero ayokong ipag-usap for the sake of ipag-usap lang. Amen? Kilala niyo ako, hindi ako nagpag-usap. Amen, tambay nga tayo dito, mag-usap tayo. Kaya punta nga sa mental ban, usap kami ni Bud, kahit ano, anything under the sun. May mga ganun. So, iwasan nyo rin yun. Amen? Though yes, naiintindihan ako minsan, masarap yun, iniiwasan natin yun. Hindi tayo magpapatrap doon na mag-usap tayo ng ikot-ikot pa ikot-ikot, wala tayo na-accomplish. So, dapat natitikman mo, nakikita mo agad, umpisa pa lang, walang patutunguhan to. Bumitaw ka na. Amen? Kaya kung talagang yung tao ay, alam mo na, meron kang nakikitang posibilidad na ito, makikinig to sa tama, eh okay yan. So, yan ha. Isa pa lang yan, then pangalawa na pala yun. Then, pangatlo, atak lang po ito sa mental proverbs. Ito naman ay parang kwento. Ito, love life na naman. May nakita daw, kung sino man yung writer nito, isang lalaki. Batang lalaki, parang si Kenneth. Binata na, si BM. Kwento lang to, pero mamaya may masabi siya dito, no? And I beheld among the simple ones, I discerned among the youths. Makita niyo kanina, beheld and then discerned. So pag nakikita mo kasi yung tao, saan nagpupunta to? Parang nababasa mo na yung iniisip nito, amen? Kaya yung mga kwentuhan din namin, ano, anong puntahan minsan ng mga hindi maayos sa, ano, utak. Diba? So, mahirap o mayaman, mayroon pinupuntahan yan. Alam nyo ba yun? May mga club na pang mahirap, mayroon din pang mayaman. Pero the same. Pareho iniisip nyo, kalokohan. Kaya sabi dito, nakita ko ang isang simple. Ang simple dito, parang syama-syama. Medyo, hindi nyo sinabi full, pero ito yung simple. Ito yung mga bata nga. Diba? Ay, mag-happy-happy ako. Gusto ko lang, ano, so, among the youth, a young man void of understanding. Ayun talaga, walang pangunawa. Later, nasabihin dito, ito yung kinuwentong pinatay siya, di ba? Yan. Yung harlot, subtle of heart. So, yan. So, siya yung parang yung babae pa yun ng ano sa kanya. Inakit siya. Bandang huli, pinatay siya. Tanga-tanga mo kasi. Oo. Oh. Natataka ba kayong may ganyan even ngayon? Yung TikTok na lang, ganun yan eh. Una, ano yan, pag, ay, ganda mo talaga, pag minagsabi siya, ang ganda mo talaga, ganda mo. Manghihingi na yun. O sige nga, ganyan-ganyan. Sana hindi kayo nakapala, pero para alam nyo. Ganun, lalo online ngayon. Walang pang-enrollment yan. Ako, yun na yun. Ngayon talagang, kaya masal ako sa, ano eh, yung nagtitiktok na, ano, hindi na, ang ganda ng kotse mo, ano, trabaho mo. Ganun yun, sino man yun. Eh, madalas gano'n, kahit anong trabaho mo, hindi niya sabihin, ah, trabaho mo, ganyan. Hindi niya sabihin, ay, cool. Ganyan lagi sabihin nun. Eh. Kahit mga pumpok na pala. Online. Kaya, gano'n yan. Kaya, huwag kayong papabiktima. Amen? Hindi ako ibiktima ng babae. Maraming babaeng loko-loko. Ginagamit nila advantage sila kasi syunga-syunga ka. Okay, kaya pero focus lang tayo, sabi niya, I discern among the youths. Ibig sabihin pala, sa actions lang ng tao, alam mo nga agad yung man niya iniisip. Amen? Kaya binanggit dyan, a young man void of understanding. Kaya sa atin dito, huwag kayong magagalit sana. Ngayon, kung mayroon kayong nasabi dyan, master naman, lagi na lang, alam mo, yabang, wala ito, hindi ako nang umayang. Usapan natin, anong sinabi ko, bakit, at paano, anong context. Tingnan natin kung talagang nagsasabi lang ako parang ano, mag-asal, magyabang. Nasa iyo yan, tingnan mo. Kasi dito, Bible to eh. Yan ang sinabi niya eh. Naiintindihan niya ito, wala itong tanga-tanga nito. Pero may mong pupuntahan niya, alam niyo na yung nangyari ito, pag binasa niyo ito, yun. Kala niya, may isa niya yung babae, isa pa yung naisaan, patay siya eh. Amen? Amen. Tandaan niyo po yun ha, kaya sana hindi tayo kakaganyan. Last sa mental, sabi dito sa Ecclesiastes 8.5, ito na po yung ating ano kanina. Binasa kanina ng text. Sabi dyan,
ay... So, ba't kasabi niya na to? Mental lang. Kasabi niya, wise eh. No? So, wisdom nito. A wise man's heart discerneth both time and judgment. Pag sinabing time, parang timing po yan. Yan yung sabi dyan, timing. Mayroon sa, may mga bagay na mali, pero depende sa timing, mayroon tumatama. May mga bagay naman na tama, pero pag mali yung timing, parang pag-aasawa. O, masama bang magka-crush? Masama bang, siyempre hindi, pero kung bata ka pa, puro yan na lang, yung pag-aaral, yung pinabayaan mo. Okay, puro din yung utak mo. Wala ka sa timing eh. Timing mo, ilang taon lang yan, bilis lang yan. Timing is key minsan, yung judgment, okay? Tapusin ko na yun, doon na tayo sa pinaka-importante. Basta, again, physical, importante yung ma-discern nyo, isang tingin nyo pa lang sana, intindihan nyo ito yung malit, o may konting ano to ha, dito tama. Ganun din, pag narinig nyo, pag naintindihan nyo yung iniisip ng tao, dapat magaling kayo dyan. Ngayon, spiritual na tayo. Ano yung spiritual pa ngayon? Ano pinagkaiba ng spiritual sa mental? No? So, parang in-explain ko kanina yung umaga. Kaya salamat, tumanggap yung dalawa eh. Sabi ko, hindi nyo maintindihan to eh. Ang nag-agrito kasi sa Baptist, nag-aaral kami dito, sa amin lang yun. Yung mga guests, parang nakikikain lang kayo, pero hindi nyo lubos na maintindihan niya. Kaya salamat naman at kahit umatid na siya ng Baptist doon ng pastor, at least, nag-ano siya ng submit. Anyway, ano yung spiritual? Spiritual po, basically, hindi mo nakikita. Eh, ganun din yung mental, di ba? Pero may ibang ano pa po yan, area yan. Pag mental lang, parang kung kayang i-process yan ng makina, ng AI ngayon, nauusok yung AI, di ba? Tanga-tanga pa rin, magtinanong mo, di ba? Parang ano lang yun, recording lang yun na ewan eh. In-search lang niya, ipa-paste to. Kaya okay, titiwala doon. So pag yan ang isang ano ko ngayon ha, sa inyo, kasi uso na nga yung AI ngayon. Pag kayang i-proseso ng ano, computer, kahit pag gano'ng katalino yan, mental lang yan. Pag spiritual, lagpas yan sa kahit anong kayang gawin ng hayop, ng makina. Tao lang yan na hindi natural man, mga niligtas ng Diyos. Okay? Dahil spiritual, meaning natin yan ay nakipag-ugnayan sa Diyos. Yung basad-basa, again, spiritual na basic is hindi nakikita. Pwede tayo isample natin. Ngayon tayo dito sa Samuel. Second Samuel. Sinong bida? Second Samuel. Si David. Okay? Ano sabi dito? May common theme actually dito. Kaya hindi mahirap. Isay-isay natin ito sa akin at explain. Ay, basa. Ready, go. When thy hand may set, the word of my Lord, he shall now be comfortable. For as an angel of God, so is my Lord that came to discern good and bad. Therefore, the Lord thy God will be with you. Ang hari po dyan si David, ang nagkasalita yung babaeng sinend ni Joab. Okay, so si Joab kasi ay general niya. Alam niyo naman, pinalaya si... sino yung nagano? Longhair? Absalom. Eh nakikita ni Joab, parang ito namang ari eh, iniisip mo yung anak mo, pinalayas mo naman, balikin mo na. Eh paano mo sasabihin yun kung sa ari? So nag-divide siya ng ano-anong kwento, inutusan niya yung wise woman. Kaya sabi ng wise woman, kung ano yung pinagkukwento sa ari, bandang uli, talaga matalino si David, alam niya agad eh. Di ba sinugo ka ni Joab? Paano mo nalaman? Gusto ko na sabihin dito, may spiritual discernment din. Kaya sabi dyan, good and bad. So, hindi lang plus one, this is good for business. Ibig sabihin, kikita ako dyan. Mental lang yun. Ay, itong ano, naintindihan ko at parang itong networking, kikita ako dyan ng ilang taon pero malulugi ako. Mental parang yun eh. Okay? Pinag-usapan natin ngayon, spiritual. Kaya, anyway, tingnan ulit natin yung mga ibang example muna bago natin explain ang gusto. Sa another, sa chapter 19 lang, another example tayo dito. Si Barzillai. Ano si Barzillai? Isa siya po sa mga tumulong kay King David. Alam niyo mo nangyari kay King David. May time na siya ay kinuditan nga ng anak niya. So, bandang muli, napatay nga si Absalom. So, siya nakabalik na, hari na siya ulit. So, nung panahon na si David ay talagang walang-wala siya. Nagtatago siya, alam niyo. Inahabol siya eh. May mga tao,
na nakaintindi, si David to okay to, bakit to inaano? Alam nila politika lang. At bakit si David nagtatago, okay? So kaya tinulungan sila ni Barzillai. At pinakain sila, napakahirap na medyo mayaman to, pero naintindihan niya, pag tinulungan mo yung kalaban ng hari, ano mangyayari sa'yo? Kalaban ka na rin, pwede ka mapatay. Actually, mahala si Chris na pinatay. Dwek. Si, kalimutan ka ba yan? Ano ba yan? Nabimili ka ata. Basta yung nakita ni Dwek na kinausap ni David, yung high priest, and then pinakain din sila. Okay? So kaya ito si Barzillai, ano sila, nag-ano rin siya rito, parang compromise, parang risk, okay? Anyway, nung nanalo na si David, patay niya kalaban niya, siya balik na siya. Eh si David, gusto niyang ampunin si Barzillai, kasi nga, ay, tinulungan mo ako, hari na naman ako, di yaman ko na naman. So gusto niyang tumanaw ng utang na loob kay Barzillai, ito sabi ni Barzillai. May basa niyo, ready, go. I am this day 4 years old, and can I discern between good and evil? Can thy servant taste what I eat or what I drink? Can I hear any more the voice of singing men and singing women? Wherefore then should thy servant be yet a burden unto my lord the king? Okay, matalino rin sa Barzillai. Ang ganda po yan. Ha? Inaisip niya, matanda na ako. Kaya ang ginawa niya dito, sino ba? Anak niya ba yun? Basta meron siyang isang, sa halip na gawin mo ako ng maganda, gawan mo ako ng maganda, ito na lang. Sino ba ito? Sino nga siya? Ano-ano niya. Basta kung ano-ano man yan niya. Kung anak man niya yan, o apo. Basta yun. Okay? So ang ginawa niya, matalino siya. So, ako, hindi na ako makikinabi yan. Ang tao na lang, kumbaga, parang ano yun sa, ano ba yan? Retirement. Diba? Kaya nag-remelig ka doon pala sa trans, gano'n. Retirement nila, inusog pa. Eh, importante sa mga matanda, diba, retirement, hindi ka magkatabaho, pero kung makain ka ba. So, sabi, matalino yung sabi niya, hindi na ako makikinabang, pwede ba ito na lang? Eh, siyempre si David, okay lang, diba? Anyway, pero sabi dito, and can I discern between good and evil? Alam niyo ba, pag ikaw ay nasa hari, kahit kanino man yan, kahit kanino, ang gusto niya, kung aampunin ka niya, makakatulong ka, di ba? At ikaw ay nakakadagdag, kaya sabi niya dito yun, then should thy servant be yet burdened to the my lord. So yun yung makabigat. Yun ang magandang ano ha, by the way, attitude. Lahat tayo dito, lahat tayo, naglilingkod sa Diyos, iba sa atin na naalalayan. Sana, ang attitude natin, kaya naalala ko lang si Pastor, kaya sabi, si Pastor yun, lumaking ano nga yun, mahirap. Kaya ang sabi niya, prinsipyo niya sa buhay, hindi ka siya kakain pag di siya nagtrabaho. Maganda, di ba? Ang sabi niya, sana makakausap niya. Ganun siya, kaya kahit nasan siya, mapakainin siya, tatrabaho muna yun. Kaya nakita ng mga tao, kaya may respeto sa kanya. Amen? Yung sabi niya, totoo, nakita ko rin yun. Ayaw niya ng ano, kahit ano, kahit meron na rin ako noon, minsan na hindi yun basta ganyan. Amen? So, ganun si Barzillai. Amen? Sana ganun tayo. Ayaw niya, makabigat siya. At dahil hindi na siya, nakadiscern masyado, kasi matanda siya, kami matanda, minsan ganun. Anyway, compile ko na lang ito, marami pa kasi. Hello, minister po ako. 30 na ba? 43. Okay, binisan ko na lang. Natatanya yung mga kwento natin sa ka-example natin. 1 Kings 3:9, sinong bilis sa 1 Kings na naman? Binalikan natin si... sino? Solomon. Ayan, so kaya sabi kasi dito, kanina may binanggit siya kanina sa pag-lead. Kaya sabi dito, discern between good and bad. Okay, bilis ako na lang ha. Sa Ezekiel naman, sinong bita dyan? Sabi si Ezekiel. Ezekiel, 44. 23, may pagkakapareho. Anong pagkakapareho? Dito naman, and they shall teach my people in the difference between the holy and the profane and cause them to discern between the unclean and clean. Anong napansin nyo? Parallel po yan, di ba? Between, difference,
between holy and profane, positive, negative, especially spiritual yan, holy. Okay, hindi mo pwede maganda yan, maunlad dyan. Hindi, pag sila yung holy, laging may kinalaman niya sa Diyos. Kung ano yung gusto ng Diyos at hindi. So profane, bastos, holy, banal. Cause them to discern between, kanina, between holy and profane, between unclean and clean. So kaya pasok yan po sa spiritual discernment. Ngayon po, kaya siya na-awarded doon, dahil ko nabawa sa Facebook. Yun. Si Pia Cayetano, sinong idol yan? Puro kalokohan ang ginagawa niya. Na-awardan siya kesyo na ano daw, siya ang pinaka nag-a-advance ng parang sa abortion. Ano man niya, women's ano. At siyempre, abortion na naman niya. Biluin mo yon. Malakay. Sabi dito. Then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. Mamaya, balikan natin to. Hindi lahat po na naglilingkod puno, naglilingkod talaga sa Diyos. Okay, parang kaninang example natin, mga lingkod ng Diyos at kunwaring lingkod ng Diyos. E paano mo sabi? Pareho sila may Bible, pareho sila may place, pareho sila may church. Kung wala kang discernment, hindi mo talaga malalaman. Eh, pareho lang yan. May nagtotol sa akin ngayon, eh, naman ganun. Sabi ba naman, eh, pareho kayo, parang galit daw ako sa Catholic, eh, pareho kayong naniniwala sa Diyos na hindi naman totoo, parang ganun, eh. Ano ko yun, no? Anyway, ito na, sa Matthew, inabagin natin, hindi ko na basahin, pero inabagin ko na umaga, yung face of the sky, galit si Jesus ng mga hypocrite ng mga Pharisee, kasi ang galing ano, wala pang pag-asa dati, wala pang AccuWeather, wala pang, alam na nilang uulan at may bagyo. Pero bakit hindi nila ma-discern that time? Ay, basahin na nga natin sa loop. So, ibig sabihin po, kahit matalino ka, magaling, para kang CP, yakatentano, pero bulo ka pa rin para sa Diyos kasi yung importanteng bagay, hindi mo ma-discern. Amen? Ito, alam nito, wala pang pag-asa noon, wala pang satellite. Alam na nilang babagyo. Eh, bakit yung tanong nyo, ba't ninyo alam na may evil dito? Yung nangyayari dito, may kalokohan na ginagamit ang demonyo. Ba't ninyo malaman yan? Sige nga. Alam nyo yung masama't mabuti dapat eh. Okay? So, bakit time yung sabihin nga yung panahon nila? Alam nila na ang Panginoon kumikilos na true, of course, yung apostles, lalo kay Jesus. Hindi pa nila nalaman yun? Na nag-discern na yun, iba na to, iba na to si Jesus, hindi ito mukhang karaniwan. Dapat nalaman na nila yun eh. Kasi wala sa discernment, kaya hindi dapat natin gayaan. Ito na, yung binasa ko nila, the natural man received na sa 1 Corinthians 2:17. Balikan natin natin. Malinaw po sinasabi dito na may tinatawag na natural man. Punta muna tayo sa natural man. Ilang klase ang tao, madalas pag soul winning, tatlo yung sinasabi ko, di ba? Anak ng demonyo, anak ng Diyos, hindi pa anak ng Diyos, di pa anak ng demonyo. So, tatlo yan. Pero actually, pwede pang hati-hatiin yan. Dito na lang tayo sa mga, sino dito papasok yung spiritual man? Yung natural man, papasok yan dito. Okay? Obviously, yung anak ng demonyo, wala na yan. Yung natural man, tao ka naman, hindi ka naman ang demonyo, kaso hindi mo pa rin maintindihan yung sinasabi ng Diyos. Kasi sabi dyan, for they are foolishness unto him, for they are, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Sa Tagalog po, yung pangunawa para maintindihan yung mga spiritual things, kailangan mo ng Spirit of God. Amen? Eh kung patay nga yung Spirit of God, hindi mo maintindihan yan. Nakasunod? Pero yun ito, important ito ha. May iba, alam na ito eh. So, natural man ka. Hindi mo maintindihan niya. Kaya lagi sinasabi sa inyo, huwag kayong makapag-discussion sa mga unsafe. Magsasayang kayo ng oras, pati kayo, malilito rin kayo. Tanongin mo agad, ligtas ka ba? Hindi. Pag hindi niya masagot, hindi ligtas yun. Okay? Kung kayo mag-discussion about church, about righteousness, hindi pala ligtas. Yan ang malinaw na sinabi-sabi dyan. Kaya ngayon, malinaw po yan ha, spiritually discerned. Tandaan niyo yun. Anyway, go on tayo, 11:29 naman.
Sabi dyan, kayo naman, ready, go. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Ano yung naiintindihan dyan at hindi naiintindihan? The Lord's body, sabihin nun, anatomy ba? Obviously hindi, spiritual po yan. Kaya may sumpa sa mga makipag-partake ng Lord's Supper, hindi mo naiintindihan yan. Hindi ka pala ligtas, tapos kakain-kain ka dyan. Salok ito, salok ng juice. Okay? So may sumpa po yan, sabi dyan, no? Eat and damnation. Kasi, not discerning the Lord's body. Ibig sabihin, hindi mo alam na banal pala yun. Hindi yung ginagawa para maglaho. Kaya yung Catholic, ganyan eh. Every Sunday, hindi lang every Sunday, isang Sunday, ulit-ulit sila. Sige, kain lang kayo. Well, anong ano yun? Ang daming, ang hirap minsan maligtas yung mga yan. Salamat nga, niligtas ako ng Panginoon. Pero dati, hindi ko lang talaga naniniwala doon. Pero still, nagka-participate daw kasi, wala eh. Ganyan pa kami, drink-drink kami. Kaya alam mo yung mga kwento niya mga pari eh. Tuloy lang tayo, mami, explain na nila. Chapter 12 naman, verse 10. Sabi dyan, to another, the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another, diverse kinds of tongues, to another, the interpretation of tongues. So yung another na yun, sabihin, ito po yung mga member. Hindi lahat po ng member, pare-pareho ng pabaw sa church. Amen? Yes, yung iba, binigyan ng katalinuhan, iba, hindi lang basta katalino itong working of miracles. Alam niyo naman yan. So huwag niyo makupala yung sarili niyo kayo po, ha? Kasi may binabanggit sa Mark, pag ikaw daw ay mananampalatayan, ha? Pag nagpaagat ka sa... Eh, nangyari kay Paul yun, di ba? Sa Acts. Pinagat siya ng ahas, ginanyan niya lang. Eh, kilala ng mga taga ron, naku, ahas niya, ewan kung anong ahas yun. Pero alam nila, baka mandag. Kaya nga sabi nun, di ba? Taga Malta. Malita ba yun? Malita. Di ba lang yung modern Malta yung dati. Ngayon, so dati yung Malita. Ano man yan, alam nila, patay to. Siguro, loko-loko to. Siguro, pero yung nakaligtas sa bagyo, nabuhay niya, tapos kinagat naman ng ahas dito. Kaya, inaabangan nila, patay to si Paul. Eh, gilan niya lang yung Paul. Eh, siguro, Diyos to. Baliktad naman. Diba? Ganyan yung mga unsafe eh. Mga walang pangunawa. So, kaya sabi dito, kaya nga, huwag niyo gagayain si Paul. Amen? Kasi may mga miracles na binigay lang sa certain individuals. Kung hindi binigay sa iyo, huwag ka magpanggap. Nang pahama ka pa. Ganun din yung prophecy, di ba? Minsan, napansin ko po, ha, kahit sa mga ano, gusto lahat mag-preach, eh, maganda naman yan sana. Eh, depende. Kung soul winner ka, okay na yung iba. Gusto lahat, pastor eh. Kahit hindi bagay, hindi marunong, hindi makaunawa, hindi paliwanag, hindi matyaga, sablay-sablay, hindi alam, niloloko na sila, hindi pa rin maka... Pero gusto mo pasto. Anong gagawin mo doon? Hindi pinahiya mo sarili mo. Dahil pandinamay. Kaya sasabi dito, hindi sa lahat yan, sa iba binigay, work of miracles, iba preaching, prophecy. Yung iba, discerning of spirits. To another, diverse. So, di natin ano yan. Iba, magaling sa languages. Okay? Iba naman, nag-interpret. So ako'y medyo diehard ako sa ano, diehard. Ano tayo sa, ha? Try nga rin sa Greek. Medyo naiintindihan ko na, pero ang hirap pa rin. Anyway, gunin na natin topic natin. Binibigay sa atin yung discerning of spirits kanina. Magaling ka lang tumingin ng ano, nairinig mo, magaling ka. Pero discerning, paano may di-discern yung spirit? Okay? Mamaya ulit natin topic yan. Kapalikan natin lahat. Then, ito na yung ating Hebrews 4:12. So, quote nyo na lang. Ready, go. For the word of God is sweet and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and in the discerner of the thoughts and intents. And of the joints and marrows. And he is a discerner of the thoughts and intents. Kaya dyan natin ginawa yung ating pangalan, no? Yung salita ng Diyos nagdi-discern. Ibig sabihin, inaalam niya, sinasabi niya. Huwag din ito. Ayan, tapos na tayo. So last na po yun.
So, yung salita ng Diyos, hindi lang yung mga doctrine na talagang malinaw. Even yung mga kwento, alam niyo ba yan? Minsan magmatigas yung ulo natin, minsan. Diba? Napansin ko yan eh. Isa pag ayaw mong tumanggap, napansin ko, kunwari, si Pame, kunwari, may kaibigan ba din? Naramdaman ko dito, ano, dito ihiwalay doon sa kaibigan. Pag sinabi ka lang, hoy, bading yan. Ayaw. Eh, kaibigan mo yun eh. Gagamitan ko na ibang bagay ito. Sa Bible, may mga ganun eh. Kaya po yung isang mga powerful, ano, karamihan yung powerful eh. Ano yung powerful na kwento lang? Kwento lang, pero may powerful message sa Bible. Napakarami niya na lalakoy ngayon kay Joseph, di ba? Ano bang tinitira, no? Siyempre, yung vengeance, di ba, ng mga magkakapatid. Pwede rin yung kay, ano, yan, sa mga bading na naman. Hindi, okay lang yan. Masip na yan. Ano lang yan eh. Ikinuwento sa atin. Pati angel, gusto mo repent. Galit na doon sa inubo sila. So sa palagay mo ba, kahit ilang beses sabi si Pame, pwede mo na. Eh, pero pag nalaman niya ang kwentong yun, oo nga, no? Yung iba, pinatay ng Diyos, pero hindi katulad nito sa Sodom. Inulan ng ano eh. Ba't kaya sila galit? Galit na galit ang Diyos doon. Amen? Hindi lang nila pinatuloy eh, so lagay mo. Hindi ako minsan din nagpapatuloy dito eh. Sa ibang dahilan, di ba? So, pero kaya inubo sila, bukod sa anghel yung tinira nila, matagal na silang karami, ang daing badinga, bukat ibang bata. Yun ang sabi doon. Makakaligtas ka ba doon sa mensahe niya? Pero, kaya gusto ko na sabihin dito, may spiritual discernment, isalita ng Diyos, ikwento mo lang, gagamitin nyo ng Diyos yun para maintindihan nyo ng mga tao na pambihira, ganun pala yun. Okay, Pastor, kahit di mo na sabihin, iwalay mo itong anak ko, nakita ko yung galit ng Diyos dito sa mga to, ako na mismo yung, ito na kailangan sabihan. Amen? Amen. Then last is, ito na nga, but strong meat belongeth to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So balik natin yung example natin kanina lahat. Alam niyo common doon sa mga example natin sa verses, sa Bibles, about spiritual discernment na yun. Ulitin ko sabi ko alin na, hindi lang siya pinaposesa ng makina, hindi kaya. Kailangan merong spiritual reference or faculty. Ibig sabihin, hindi magagawa ito, hindi pwede program yung makina na computer na, hi, ChatGPT, what is good and bad? What is good is, hindi, anong nga sagot nun? Nag-copy-copy-paste lang yun. Oh, okay lang ba yung mga bakla? ChatGPT, AI, o ano man yan, si Google, meron na rin. Ano ba yun? Nakakatawa yung pangalan na Google. Lumutan ko. Hindi nila kaya yun. Ngayon, ganun din sa mga unsaved. Okay? Huwag kayong pag tama at mali ang pinag-uusapan, huwag yung tatanungin, huwag yung i-survey. May classmate akong lima. Okay lang ba yung bakla? Okay lang yun. Okay lang yung bakla? Okay lang yun. Eh, okay lang yun. Pala yun. Tapos ang usapan, ganun ba? Hindi naman makaligtas yun. Kaya sabi dito, ito another sabihin natin insulto para sa ating kung sa palagay mo spiritual ka, hindi naman. Kaya sabi na yung writer dito, kaya yung iba, kaya alam nyo minsan, halata mo yung kausap mo, hindi marunong eh. Kasi may mga banat nga na ganun. Na ano ba, katulad sa, hindi na tayo lalayo sa badig, hindi na tayo sa badig. Sabi niyo ba, ay tawag sa 1 Corinthians 6 na meron doon na naligtas sa mga badig, ha? Alam mo ba yun? Puntaan natin. Kasi wala na silang ibang pinupunta kasi ito lang. Kasi wala nga at mali pa. Kaya nakakasal, kahit mga Baptist, kahit mga King James only, ito yung, ba't nila ginagamit to? Hindi ko alam. Kasi nagbasa rin sila ng reference book ng ginamit NIV. Yung source ng NIV. Yun ang totoo. Kasi titignan mo sa King James, walang bading dito. Okay? Masabi niya, yung effeminate, pag sinabi effeminate, binabae. Iba yung binabae sa homo. Iba sa sodomite yan. Sodomite, mapatas sa kapwa niya eh. Yung malambot lang yun. Parang mga bata, pag hindi nyo na training yan ng lalaki talaga, hinahinayang kasama niya lagi mga ate niya at saka nanay niya.
Lalo mga ate, mga nanay, pwede kasi pag yung nanay, alam niya, uy! Sabihin niya, mayiging pa. Pero pag puro ate niya kasama niya, ate, ate, mayiging malambot. Eh, hindi pa din yun, hindi yun, sodomite, amen? Amen. Sabi nito, nor abuser, ang ito mo, abuser, abuser, di ba, parang bading yan, ha? Pwede, pero pwede rin hindi. Kung yan lang ang reference mo, mag-ano ka muna, mag-gatas ka muna. Yan ang sinasabi natin dito. Kasi yung binabato natin at ginagamit natin yung reference sa mga bakla, Romans 1, gano'ng kalinaw yun? Tingnan natin. Sobrang linaw yun eh. Yung Judges 16 tsaka Genesis 19, I'm sorry, at Judges 19, sa mga bakla na naman yun, malinaw yun. Oops. Tingnan mo kung mapapalusutan to ng mga to. 20. Okay. Uncleanness muna. Uncleanness. Nabanggit natin lagi ang kadumihan. Hindi lang basta kadumihan ng pwede mo sabunin. Mapastusan yan. Okay. E sabi dito, to dishonor their own bodies, paano mo babastusin yung sarili mong katawan? Pwede bang bastusin yung sarili mong katawan? Ay, nalagyan ako ng dilinisin mo, hindi mo binastos yun. Kaya may sinasabi siya dito eh. Nakabastusan, dinidisono yung sarili mong katawan. Ano yun? Ito sabi dito, for this cause God gave them up. May mga klase ng tao na hinayaan ng Diyos. Ayaw nyo makinig. Ayaw nyo akong kilalanin. O sige, itong parusa ko sa inyo. Gagawin kong yung mga nakakadiri, pag sila yung vile affection, yun tayo pitching yan, last year lang. Okay? Nakakadiri yan, lalaki sa lalaki, babae sa babae, eh yung makinig sa akin, sige, jack ka na, jack ka na. Yung sabi dito eh, for even, inuna pa yung mga babae ah, for even their women did change the natural use into that which is against nature. Sa Tagalog, yung mga babae na ayaw sa Diyos talaga daw, paulit-ulit. Yung babae dapat, ang natural use sa niya sa lalaki, di ba? Eh ayaw nila sa Diyos. Pinarusahan sila ng Diyos, ang ginawa sa kanila, binago nila ngayon yung kanilang gamit sa natural. Ano yung natural? Siyempre, lalaki sa babae. Binago nila, kaya ngayon, against nature yan. Babae sa babae, tama ba yun? Ano yun? Diba? O, di mga kalusid yung mga lalaki. Actually, yung mas maraming sodomite, lalaki. Ganon din yung mga lalaki, living their natural, iniwanan nila yung natural na gamit ng babae. Sila-sila mismo, pag sila burning their own lust, nagkagustuhan sila, yak! Hindi lang ito basta yung ano, pogi mo. Pag sabi, sinasabi ng pogi, kasi nga, sabi nga sa inyo, sa edad namin, parang wala na kami. Kaya nakikita ko ito, pogi. Hindi ako attracted kayo, no? Okay? Gusto niyo parang anak ko, sinasabi yung pogi. Pogi talaga, pero yun na yun. Pero ito hindi. At look, naging close. Parang kwento niya kahapon. Kay Christian. Nilabutan ako, pero example lang naman yun. Amen? Sila-sila. Oh. Yan ang napakalinaw. Balik na tayo ito. Hindi ko na isa-isa niya. Pero napakalinaw yan. Galit ang Diyos sa mga sodomite. Amen? Amen. Tapos ang paggagamitin yung 1 Corinthians 6, itong gatas, ito, yan, mag-gatas ka muna para tumalino ka. Mastur-mastur ka pa. Amen? Amen? So, insulto to actually. Ngayon, kung tayo talagang ganun pa lang yung knowledge natin, di tanggapin natin, di ba? Di ba, parang si Shana, may sabi ko, huwag muna padidiin. Eh, gusto pa lang dede. Ganyan, nasa transition yan. Eh. Di ba? Kaya ano lang. Kaya pag kunwari, si DM, gusto niya, binibaby siya. DM, Sunday ngayon. Gusto mo, ano, magdimpla ka ng gatas. So parang sarap asaling ba, di ba? Kaya nga ayaw mo dapat nun. Kung medyo nagmamature ka na, alam mo na insult to sa'yo pag binigyan ka ng gatas. Okay? Kung tayo dito, di ba? Kung iba na, advance na tayo dito. Ngayon, kung may bago, inaabot natin. Pero kung tayo-tayo lang. Okay, church? Aralin natin. Yung baptism, di ba? Tubig yan, tubig. Tapos nilulubog.
Every Sunday, ganyan ang aakali natin. Gusto nyo ba yun? Makasal ka ng masto. Ano ba yan? Diba? Niloloko mo ba kami? Oh, ganun yun. Hindi natin gusto yun. Kaya nga sinasabi dito, ngayon, ganun pala yung nalis mo, sige, ano mo yan, pero dapat hindi. May sabi dito, ang example ngayon, dito tayo punta sa last number to. Yung kabaliktaran ng mga bata, kabaliktaran ng dede. But strong meat. Yung mga anak ko, minsan ayaw ng meat eh. Sabi ko, pati yun yung meat eh. Sabi ko, si Aiden kasi, pangit ng ngipin kasi nga, hindi nagtutupos eh. Kaya ginagawa ko, inihimay ko. Yan o, kainin mo na yan, madali nang kainin niya. Kasi bata eh. Pero pag kami ni Brother James, sabagay, pag maganda yung ngipin mo, siguro ba, mabay ba yung ngipin mo? Gusto mong kain tayo ng ano? Na, ano yung kain mo, baby? Serena. Oh, men's fellowship. Oh, Serena. Hindi, kain tayo ng ano, no? No, ano ba? Carne. Steak. Steak, yun ang masarap kainin eh. Eh, panay ang commercial nung ano eh. Masarap kumain ito, pero... Anyway, yun ang gusto natin, di ba? Lalo pag ganyan, gusto winning tayo, mag-gifties tayo, tapos mag-hako tayo. Yung mga lalaki, tapos kakainin natin, Serilac. So, ganyan po yan. So, sana hindi. Especially spiritual, itong usapan natin, ha? Sinummarize ko na lang, lahat ng puro, discern good and bad, discern good and bad, evil, unclean. Paano mo malalaman yan, sabi dito? Sila, ang description sa mga matured, full age. Diba? Sabihin, matured na to, hindi ito bata. Katulad sino, full age dito, kami ni Brad. Si Brad, away pa naman. Si Daddy, medyo ando na. Pero ano pa rin. Ay, ito si Edgy. Pero medyo bata pa rin to. Palabang pa to. So, kami na yung mga talagang mama, diba? So, spiritually, ganyan tayo mga Kristiyano dapat. Pag ganitong mama ka na, ayaw mo pag-uusapan natin, pag-uusapan na naman natin, ano? Ano ang pinag-uusapan ng mga CCF? Basketball? NBA players. Pentecostal? Ano? Love of God! Let's praise the Lord! Okay naman yun, kaso, pag puro yun, anong pinapalabas nyo? Wala nang kalaliman, no? Kaya sabi dyan, una sila yung full age, yung sabihin, yung matanda, yung sabihin, magulang nga. Yan. Bakit sila naging magulang? Kasi nga, by reason of use, yung sabihin po niya sa Tagalog, laging ginagamit. Kaya po, kahit matanda ka ng Kristiyano, hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-iisip, pag nagpipris ng ganitong heavy doctrinally, ganyan-ganyan ka na lang, hinihintay mo yung ano, sabat. So kahit andiyan ka lang nakaupo, hindi ka nag-iisip, hindi ka actually tumitibay, hindi ka tumatalino. Kaya pag ganyan, makinig ka rin, i-process mo. Mamaya pag iuwi mo, ano siya sabi ni Pastor? Kasi sabi niya, yun ang ano yun, kasi alam mo naman ang edad ng tao, basta kumain ka lang, tatangkad ka. Pero yung ibang bagay sa atin, hindi nagmamature automatically. Minsan, kahit yun, spiritually, attitude natin, pag hindi ka na-involve, kung naiba naman, di makisama sa tao. Kasi hindi siya na yung mag-socialize. Gusto niya, kasama lang lagi niya, makapatid lang. Ayoko yung mga, ayoko sa church. Ang sabi mo rin, amen? Ano ba yung maturity din? Malino din, yung ano pa, yan. Doctrine, minsan yung ano naman, yan. Tsagayin mo yung mga ibang tao. At iamoy nila, amoyin mo. Hindi yung isang amoy lang kilala mo, yung kapatid mo lang. Amoyin mo rin yung iba, ayaan mo yun. Kaya nga dinadala ka ng magulang mo dun eh. Amen? Amen. Kaya pag nagagamit mo, nagagamit, reason ka ng reason, nagdi-discern ka na, nagdi-discern. Ibig sabihin yung reason of use, ha? Puukuyan siya ng by reason of use. Ibig sabihin, laging ginagamit. Kung ikaw ngayon, laging ginagamit yung utak mo, Bible ka na naman, iniisip mo, i-engage yung utak mo, espiritu mo, pray ka na naman, ano ba ibig sabihin yan? Hindi ka passive. Yung andiyan ka, amen ka, pero actually, wala na dagdag kasi talagang wala na, yung utak mo nasa labas na eh. So pag ganun ka daw, ini-involve mo yung sarili mo, espiritu mo, ma-exercise yung senses mo. Again, yung senses dito, hindi na yung five senses. Spiritual na yung pinag-usapan natin eh. Eh, pastor, ano yun? May mata ka ba spiritual? Yes. May tenga ka ba spiritual? Yes. May
may skin ka ba? May touch ka ba? Yes! Diba? May spiritual tongue ka ba? Yes! Hindi yung talalala. Ano sabi sa Psalms? Taste and see that the Lord is good. Oh. Alam ka naman, tinaste natin ng Lord. Hindi, spiritual yun. Subukan mo yung kanyang salita. Diba? Kaya sabi mo, basa yung Bible. Hindi ko maintindihan. Mas may maintindihan ka dyan. Ligtas ka. Amen? Amen. Ganun ulit. Bukas ulit. Bawat ulit, inig ulit, isip ulit, pray ulit. Pag paulit-ulit yan, mahahasa ka, malalaman mo, yung senses mo ngayon, laging mas magiging keen. Okay? So, ano ko yung gusto ko example dyan sa akin? Lagi yung ano nila, yung sa cashier, yung laging ano nila eh. Kasi yung peking pera daw, pag alam mo yung texture ng tamang pera, ganyan ka ng ganyan. Pag na ano mo, alam mo agad, peke ito. Bakit? Kasi sanay na kang umawak ng tunay na pera. Ganun din ngayon sa doktrina. Yung mga Calvinist, paso ano-ano yan eh. Paso, narito, pasingit-singit yan eh. Kunwari, mamaya maganda yung pose, tama. Mamaya, iba na. Sublime na. Eh, paano pag amen ka pa rin? Oh, kasi hindi mo alam, mali na pala yun. Hindi ka nasanay sa pulong-pulong doktrina ng salita ng Diyos. Hindi mo alam, mali na pala yun. So, sanayin mo. Yun na yun. Yung sense, ano ba yung mga tumatalas yung sense mo sa mata? Diba? Natatawa ako sa tinta naman. Yung mga lalaki daw, medyo patawa lang to ha. Pwedeng mag-games dito. Yung mga lalaki daw, honey, nasa na yung ketchup dito? Ayan, nasa harapan mo na. Saan? Hindi makita. Pero pag nag-games, o yung 5 miles out, andun yung kalaban. Paiba, no? Kasi yung mata niya nasanay. Ano pa? Yung mga malites. Diba? Paano mo narinig yun? Ang layo nun. Nasanay eh. Puro ganun ginagawa eh. Ngayon, huwag natin gawin yun. Dito natin gawin. Ang gusto mong pakinggan mo, mabilis yung ano mo, tenga mo sa doktrina ngayon. Alam mo yun, hindi chismis. Ngayon, minsan, nag-chismis ako, hindi chismis yun. Yung pag nagkwento ko doon, kinalaman sa kinakalago nyo. Amen? Amen. So, ano pa? Nakalimutan ba ako sa senses? Mata. Ilong. Ah, ilong. Anong madala sa akin sa ilong? Sa amoy. Sa amoy mo. Spiritual. Ha? Anong naamoy yung spiritual? May something fishy dito. Si kapatid daw, puro praise the Lord. Puro praise the Lord si kapatid daw. Parang inaamoy akong ano dyan. Yun pala, networking na. Praise the Lord. Ganun po yun. Kasi yung amoy, di ba, kung saan siya nanggagaling, yung touch, lalapitan mo pa eh. Yung mata, tututukan mo pa ng mata mo. Pero yung amoy, minsan magaling din dyan. Kahit, di ba, naamoy mo lang. Something's wrong. Spiritually, ganun tayo dapat. Amen? Pag minabalitaan tayo, minabalitaan akong ano ah. Itong kapatid na to, kala active naman, okay naman sa itong bagay, pero may naamoy ako, may parang hindi ginagawa mabuti. Or, malapit na dun. Diba? May naamoy ako, parang ano to eh, may kaibigan ano to eh. Ganyan, okay? O kaya naglalagay ito sa... Uso pa ba yung computer shop? Kaya puro sa mall to, ano yung nagawa sa mall nito? O kaya puro ano to, puro cellphone to. Ah. Pag nag-cellphone to, mag-isa, ganyan. Kung may gising pa ng madaling araw, para na mag-cellphone, kaya mag-computer. I smell something's wrong. Diba? Spiritually, mas hindi yung normal. Amen? Yan. So ngayon, anong gagawin natin ngayon? Anong lesson natin ngayon? Exercise mo yan. Huwag kang liliban, especially ng church. Eh, basta, alam ko, sino siya? Ako nga eh. Ako hanggang ngayon, ini-develop ko yung sarili ko. Kung sana naman yung mga edad nyo, huwag na kayo magsawa sa church na, ah, okay na ako, hindi na ako church ngayon. Sobra na ako sa church. Sobra sa church. Kung sa Catholic sinasabi mo, ako din, nasobra din ako dun. Kasi kahit ilang punta ko dun, kahit umabsent ako, nakatuloy siya ng 5 years, pagbalik ko, ganun pa rin. Ganun pa rin yung kanta, ganun pa rin yung preaching, walang may iba eh.
baptism, hindi ka magkukulangan. Amen. Amen? Amen. So may taste ka ba? Amen. Ano yung sarili niyo yan? Nalalasahan niyo ba? Umpisa pa lang, alam ko, ayoko na dyan. Ay, ito, iwasan mo na yan. Ay, ito, gusto ko to. Doctrine na to, heavy. Tatalino ako dito, magiging soul winner ako. Hindi lang mabuting soul winner, mabilis. Di ba? So yung tanong sa akin nung kahapon, sir, ang bilis naman, gusto mo, matanggap agad ako. Why not? Sabi ko. Gusto mo maligtas. Next year na. Ay, lagi naman po kami dito. Kami, hindi kami lagi dito. So, ilang tanong ang gano'n, di iniwan ko na buti yung asawa. Amen? May taste ka pa ba? Spiritual discernment. So, as mga gusto kong bigyan din dito, yung level nga po, no? So, bago ka maging spiritual dyan, siguraduhin mo rin, ha? Yung mga mas mababaw, dinaanan mo. Amen? Tandaan niyo po yan, kaya minsan na ano rin tayo, sabi ito, nagpupulaan tayo. Galing mo sa church, tapos tamad ka naman sa ibang bagay, for example. Nagbabasa ako ng Bible, nagbabasa ako ng email. Sabi, ganun, galit sa amin yung pag, ano, minsan email. Hindi, tatawagan mo ako, hindi, email na yan eh. Dapat lahat yung binabasa mo. Ang dami nito eh, ganun talaga, tabawa mo yan, yung gusto mo. So, mag-ano ka, mag-bukay ka ng ano. Galit sa amin yung pag, hindi mo nabasa yun. Ganun, buti naman, madaling mag-search. Kaso minsan, hindi sapat. Dapat nabasa mo yun. Ganun yung kami nun. Dapat magaling din tayo sa trabaho. I mean, hanggat kaya, huwag tayong papahuli sa physical, mental, at maaari. Hindi tayo maipaglaban sa unsafe. Pero, gawin natin may pangunawa tayo dapat. Kasi nga, minsan, napansin ko na naman, ha? Ay, namiss na ba ako? 1 hour and 16 minutes. 16? Okay, pasensya na po, ha? Nag-aga pa kasi. Alas 4 po lang. Balik na naman tayo sa bakuna. Anong problema dito sa iba nating ano, kaibigan na naniniwala din na paglaban din against siya? Ang problema, yung iba, mga Pentecostal nga, kaya iba doon mga flat earth. Kaya pag gano'n, ayoko nang kasama to. Ano ba to? Ayokong flat earth, yung isa doon, sabi ko. Mamupulaan tayo, mamumunga tayong tanga. Kaya nakakasaw. Kaya gano'n tayo ha, mga kapatid. Kaya mga bata, dapat kumpleto tayo bago ka magpaka-spiritual sabi, dapat mabilis na yung utak mo. I-develop mo kasi basta wala akong ano eh. Wala kwento ni Kuya AG dito. Hindi ako naka... Ngayon mag-church ka na mag-church, tingnan ko lang. Okay, mga bisol mo, lalagpasan mo ng talino yun. Amen. Ano talaga, ilang years lang yan. Hindi ka mahihiya. Sila mahihiya sa'yo ngayon. May advantage sila sa ibang bagay, kaya mo lang. Pero mahaba pa takbuhin nyo, lalo kayo mga bata kayo. Natawa na naman sa isang min. Sabi yan. Sabi na isang min. When you realize that 2023, si mga kabatch ko yun, 1980. Yung 1980 to 2003 daw, 2023, this year. Pareho pala yun ng 1937. From 1937 to... Yung pinanganak ko, 1980. Tanda ako na pala. So, hindi na sabi yun. Kasi nga, sana yung edad natin, hindi lang bilang ng bilang. Happy birthday! Anong tawa ka? Tumataas yung numero ko. Edad lang pala sana, pati maturity. Amen? Amen. Maturity! Pwede kayong mag-mature ng maaga. Kaya natuwa kayo ba? Sana hindi ito matalis itong repate, no? Sinanin siya, nakakasawa na rin. Ang dami ng tsinaga dito, tapos bandang muli. Na ano lang. Diba? Kaya kayo lahat, ha? Tuntay namin kayo. Sana isa-isa nga natin. Salamat sa Kuya John. Dito pa rin. Amen? Kala ko, dalawang buwan lang to eh. Si Edgy, kailan ka nag-start? December. Amen. Buhay pa rin. Si Nanay, ilang lunggi pa lang to. Si Kenneth, medyo on and off, ha? Bad. Ano mo ba? Tanong mo sa Diyos kung nasa ka ba dapat. Kung hindi ka nag-church, tanong mo sa Diyos, mas maganda ba yung ginawa ko? Ganun. Eh Diyos, oh, walang choice yan. Dito lang yan. Pero pag laki rin yan, mag-iisip na yan. Sana nakikinig. Amen? Amen. Gusto ko na nga pag-preach si Diyos, eh. Marunong mag-pray yan eh. Kaso, hindi na magsalita eh.
Si Christian naman, mabait masyado. Okay naman yung mag-aalam, pero bad mga lalaki, medyo astig dyan. Amen? Kunti lang naman. Si Mother Jesus, mabait din masyado. Si Pame! Nauna ka pa ba kina, no? Roble. Sana naman, baka na yung kaibigan mo bading, ataking ka naman. Kaibigan mo pa rin ba yun? Pupuntahan ko yun. Ano? Hindi na masyado. Okay. Tuka natin ito, puntahan sa bading. Imagine mo lahat ng hirap namin. Diyan yan. Ma-develop kayo. Ako nakikita ko, handa ako na namin nabanggit. Mapagod na. Hindi naman ako ano dito. Diba? Ang hina ko na po ngayon katawan ko, kaya sabi ko kayo, mag-exercise tayo. Pag tanghali po, inaantok na talaga ako. Nagbiyahe ako ng ilang taon sa sana, may nadadagmay na, pupudos kami mga Kristiyano maayos. Amen? Amen. Baka mga ganyan lang kayo ng bakla pa. Kalaban natin yan. Amen? Amen. Yes, ya. Yeah. Ito na. Wala pa lang. Dito ako ngayon. Yes, ya. Yeah. Nag-iyak ang bit, ha? So, Jamie. Ang bihira. Ano na? Huwag naman, ha? Baka hindi ko makayanan. Taka ba yun? Juliana! Ganda rin ko si Juliana, di ba? Amen! Kaso, baka sana nag-spiritual tayo, men. Alam natin yung mga kabuti sa atin at hindi. Amen? Izzy! Games tayo! Okay lang, alam mo kung kontrolado niya yan. Wala akong alam ko na dyan eh. Well, nakapag-memory verse ka na. Nakapagbasa ka na ng Bible. Okay yung grades mo. Kasi kung mag-games pa tayo eh. Gusto mo? Walang problema yan. Ay, kasi anak ko, ginawa ko na naman yung cellphone. Wala eh, talo tayo, Stephen. Ang ganyan. Rafi! Mukobi si Rafi, oh. Bata lang kayo dahil. DM! Bad, ha? Ikaw magiging bading yan. Bagay, ito ang mag-gusto dito. Ang gusto ko ay DM, hindi siya tinataas ko ha. Kasi kung ano yung sinabi ko, tangkita ko yun exactly. Kaya tinitingnan ko rin, baka plastic din to, kaya tinitingnan ko yung ganung angulo. Pero hindi. Ngayon, kaya yung kuya mo, ano nyo yan? Pray nyo, tsaka sundan nyo. Amen? Bihira yan, kaya sabi ko, Brad. Gusto kong ano to eh, gusto kong bihisan to eh. No, hindi ako manghihinayang. Kahit bigay ko pa sa isakyan, gusto yung isakyan? Christian, ako. Ang tiktigas ba? Amen. Walang problema dyan. Yung lalaki, okay sa lalaki. Kasi babae pa yung kapatid mong dalawa. No? Okay lang yan. Hello. Stephen. Peter, tago kayo dyan. Spiritual discernment. Bilang mga Kristiyano po, tayo ay may advantage pa. Amen? Pero daanan din po natin physical, mental, magaling tayo dyan. Pero, huwag natin shortcutin. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again na hindi po ito isolated, Panginoon, na salita. Kahit ito po ang pangalan dahil ito po yung nakita namin, nagkukulang sa even sa maraming Baptist, Panginoon. Bakit ganun? Na minsan, mga simpleng bagay, even mga Baptist, Panginoon, ay tinapasok ng malingkot doktrina, malingkot mating kultura, maling aral. Minsan, Panginoon, napakabilis lang. Medyo na-influence na ng konti. Bilis lang kami ng mga kusinong supporter dyan. Hindi naman dalang tamang doktrina, Panginoon. I pray na huwag kami pagpalit, Panginoon, ma-discern namin ang inyong instruction apart. So, sa mga instruction ng kunwaring Kristiyano din, kunwaring Christ the Lord din, o naman yan. Nawa, Panginoon, maintindihan namin na
lahat may matalino kami is dahil sa bagay na ito. Malaman namin pagkakaiba ng parang parehong-pareho pero hindi pa rin pala. So I pray na palakasin niyo po ang aming discernment dahil ito'y gagamitin namin lagi, hindi mo natama rin. Gamitin lang namin, mag-mature kami sa bagay na ito, Lord. Yung taste namin maging good taste, Panginoon. Sabihin ay katulad ng inyong kung ano yung gusto nyo, tulad na sinabi nyo kay Peter, Panginoon, pinagalitan sila dahil yung dating gusto niyang laging kaulayo, Panginoon, minsan hindi exactly aligned sa inyo. So I pray na we also savor that which is bonito yung Panginoon. So I pray, God, ang inyong paglilingkod sa inyo, I mean, at ang inyong gawain, Panginoon. So alam mo, Lord, kaya mo lalabi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, sorry po, paala ako kasi maaga pa. Pwede nating ano, I know.